Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from Lupusug Empire, this is Queen Helen Abdurrajak, Elizabeth III, June 23, 2022. Good morning po sa ating lahat. At lalo na yung mga nasa kabukiran, kapatagan, katubigan ng ating imperyo ng Lupusug. Maharlika, Kingdom of God, Lupusug Empire. Marami tayong magandang balita at lalong-lalo na sa pangkapayapaan. Ang ating mga lolo, ang ating mga nakakatanda ay nagsama-sama na rin para sa kinabukasang maganda ng ating lahi. Ako'y nagpapasalamat sa ating mga lolo na talagang nandiyan para protektahan ang ating lahi. Lahi na matagal nang nagmamayagpag, yung mga nang-agaw ng ating kaharian ay nabalian na ng pakpak dahil ang kanilang mga central banks ay nawalan na ng saysay. Nag-collapse na sila. Yan ang hindi ninyo namalayan. Yan ang kasabi ko noon na sinasabi ko sa inyo. Naisabi ko yan, na-broadcast ko yan, na magkakaroon ng krisis sa pinansyal. Lahat ng bangko, lahat sila ay naghahanap ng paraan kung saan at kung sino ang magbibigay muli ng kanilang backup. Ang gold natin, kaya nga sabi ko sa inyo, sinisirado ko muna ang bawat teritoryo para hindi sila makanakaw ng gold at ilabas sa bansa. Iyan ang ibig sabihin kung bakit nire-regionalize natin ngayon ang operation ng ating Maharlika Kingdom of God, Lupusug Empire. Yan, napakalaking ano natin iyan sa broadcast natin ngayon. Isang lahi, iisang hudyat para sa Diyos Ama. Marami ngayon nag-iikutan. Isa-isa silang naghahanapan. Pero nang magbulagaan sa harap nila ay ang hari at reyna. Ayan o, nakikita ninyo? Yan ay kuha yan sa China. Dahil ang ating lahit ay hindi maipagkaila na meron tayong dugong inchik. Kaya nga marami dyan na pinapauwi ako sa China dahil nakita nila na ang imperyo ay may suporta sa ating mga lolo sa imperyo ng Imperial China. Imperial ng Lupusug. Galit sila, pero hindi nila alam na yung dugong na nanalaytay sa kanilang mga katawan ay dugong inchik. E paano? E gusto nyo bang malaman? E dahil ito ay ang kalupaan ng Mai. Mai is from Majapahit Empire na pangalan. Tayo ay pinangalanan ng Inchik sa kapanahunan mula pa noong 1200. Marami tayong mga dapat malaman. Before 1200, talagang ang ating lahi ang siyang kinikilala sa buong mundo. Kaya nga, diyan ang mga sabi ng ating Apo na itong ating nasyon ay kilalanin muli sa buong mundo. Tama lang po dahil talagang lumalaganap na. Nasaan nga ba nakatira? Saan nga ba nakaupo ang hari at reyna? Matagal na po kaming nakaupo. Maraming titulado na pong nakuha namin. Maraming korona na nakuha namin. Ibig sabihin, bawat titulo kami ay nakukoronahan. Naaayon doon
sa binibigay ng bawat lolo na aming pinupuntahan. Diyan ninyo makita ang pagkakaiba ninyo, ang pagkakaiba ng hari ng reyna na itinakda, pinili ng Diyos Ama. Maraming nag-aabang kung saan mangyari ang aking selebrasyon sa aking kapanganakan. Dahil 59 na si Queen at iyan ay may simbolismo. 2011, ako ay nakoronahan as Queen of Mindanao. Yan ang hindi ninyo namalayan diyan mismo sa Tacurung City. Kaya nga, nakaikot si Queen sa Mindanao. Bilang isang sultana di hulo, nakoronahan ako, nabigay ako ng poder at authority bilang isang sultana ng Sulu and North Borneo noong July 3, 2021. Diyan, iikot tayo ng iikot para at least mahawakan natin ang poder, ang otoridad at ang ating tinatawag na queenship, kingship na diyan nagmumula ang basbas ng ating mga kalululuhan, ang ating engkantado at ang ating mga living witnesses. Marami sa inyo. Hanggang ngayon, oh, nakikita ko sa mga komento, huwag kayong patatalo, kayong mga namumuno diyan sa ating kalupaan mula apari hanggang hulo. Sinabi ko nga sa mga keepers, hindi niyo po iyan maibenta at wala po kayong karapatan na pakialaman iyan dahil ang iniwan sa inyo ay ang bantayan ang ating kayamanan. Subalit ngayon, meron ng hudyat, meron ng paraan kung papano mapakinabangan ang yaman na iniwan sa atin ni Apo Lakay. Marami tayong lakay, marami tayong lolo, pero meron ang naka-assigned na lolo ang siyang dapat susundin natin para sa bagong tatayong mga lolo sa ating ginagalawang imperyo. Imperial China is coming. Imperial ng West is coming. Lahat ng imperyo ng buong mundo ay darating para sa patunay na nakita na nila muli ang kanilang lideratong siyang nagbibigay ng pundo sa buong mundo. Madali maintindihan, di po ba? Kaya kayong mga nakakakita ngayon, lahat ng aking mga lolo at lola, sa pagdating sa ingat yaman, nandiyan ang masigasig na mga lola na siya mismo ang nagpapatakbo ng ingat yaman para sa sangkatauhan. Marami ang nagtataka. Sabi ko nga sa kanila, gamitin ninyo ang inyong pagkatao dahil bawat isa sa atin ay may identity bilang isang tao. Gamitin niyo po yan. Yan ang dahilan na meron kayong Royal Citizen Identity Card. Kayo ay nahahanay sa amin bilang pamilya. E kung ayaw ninyo, doon kayo sa BARM, which is politics. Yan ay politika. Kaya nga lahat kayo may ID ng BARM, okay lang yon. Pero ang ID ng Royal Citizen ID ay siyang kailangan ko para kayo ay mahanay at mapasok sa ating Maharlika Kingdom of God Lupasug Empire. Iyan na yung ating Kintel Financial Digital natin na currency at ang ating system. Yan, aprobado, silyado, dokumentado. Yan
ang ating MCOG na nandiyadyaan na marami nang nakapasok dahil kailangan na natin paganahin ang ating sistema. Kaya nga, diyan, magtyaga kayo. Dahil lahat naman iyan nakikita ng ating programmer, yung ating pinakabantay sa balbula ng ating financial system. Mahirap kaya iyan, pero nagpapasalamat ako sa Diyos Ama, sa Allah, na ang nandiyan ay ang ating mga piniling mga tagabantay na sa panahon, sa henerasyon natin, na sila ang may angking katalinuhan, angking talento para sa sistema ng pinansyal sa buong mundo. Hindi lamang sa atin, hindi lamang iyan para sa lupasog, kundi ang makikinaban diyan ay ang global financial system. Diba? Ang aking mission, ang ating mission, talagang klarado iyan at very loud and clear na ang ating ginatrabaho, ang tinatrabaho ay ang resolusyon ng global financial crisis. Kaya nga, ayan sinasabi ko, nagpapasalamat ako dahil itong ating ginagawa ay talagang sinusuportahan iyan ng mga Limorians, ng mga inkantado at ng mga incant spirit, the land of the prairies, the land of the incant spirit. Yan na yun, magkakaintindihan tayo, mga keepers, yung mga nagbabantay ng ating mga ginto, ng ating mga bankers, nagkakaintindihan tayo dahil alam natin na may bantay iyan at may sumpa iyan kapag tayo'y nagkamali ng ating hakbang. Kaya nga nagpapasalamat ako sa kanila na sila ay tumatawag na. Yan ang tinatawag nating pagbibigay-pugay sa ating mga lola na iyan ay nakaluklok sa katauhan ng ating mahal na reyna. Napapansin niyo ba? Si Queen ay talagang nagre-reach out sa inyo. Kaya ako'y nagpapasalamat doon sa mga volunteers. For now, wala kayong sweldo for now. Pero pag dumating iyan, sinong uunahin ko? Idi yung nagtrabaho, yung nagsiservisyo na hindi mo na iniintay kung ano ang kapalit ng kanilang serbisyo sa ating kaharian. Ibig sabihin, tinatanaw ko, tinitingnan ko, at binibilang ko rin kung ano ang ginagawa ninyo. At kung paano ko masuklian iyang inyong pagkusang trabaho para maiangat, para makita ng isang katauhan, lalo na sa inyong komunidad, sa inyong barangay, kung sino at ano ang tinatawag na imperyo ng Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire. Diyan nakikita ninyo talagang matindi. Matindi ang siyang ginagalawan natin kasi hindi ninyo hawak ang ginagalawan ko, kundi ang kailangan ko ay ang inyong suporta, alyansa para sa kapayapaan. Kaya nga yung mga gusto nang bumalik sa kapatagan, bumalik sa ating batas na pang sangkatauhan, yung gusto nang umalis sa sistema ng mga komunista, sa sistema ng talagang paggipit ng kanilang mga liderato na sumunod sa kanilang plataforma sa kabukiran. Nakahanda po kami at iyan ay maglalagay po ako ng mga centers kung saan kayo bababa. Kung diyan kayo sa Mindanao, meron na po tayong naka-identify kung saan pagtulong-tulungan natin bawat pamilya, bawat peacekeeper natin. Raja Sulaiman Peacekeeping Group, bibigyan ko po kayo ng tinatawag na pagkakataon. Diyan, kitang-kita na ng buong mundo na kailangan lamang merong matapang para ipunin kayo. Si Queen nagiging matapang para sa inyo. Kailangan kong magpakatatag
kailangan kong pantayan at lagpasan mismo itong mga pasaway na mga nangunguha ng ating kayamanan. Ibig sabihin, yung mga ginagamit ng gobyerno para magkalkal at linlangin ang ating mga keepers na sila daw ay inutusan ng ating apulakay. Wala po. Bawal po magkalkal. At bawal na bawal ginagamit ang opisina ng presidente at ng Department of Energy, Department of Environment, DENR. Bawal po yan. Kasi kayo ay makukulong. Talagang ikukulong kayo niyan. Pero dahil bit ninyo kunyari na inutusan kayo ng presidente, ilang araw na lang ang pagka-presidente niya. Pero lahat iyang ginagawa ninyong pagkalkal at iyon ay makukuha ko rin ang lisensya kung iyan ay galing mismo sa lagda ng presidente ng Pilipinas. Dahil maraming nagkakalkal, lalo na dyan sa Montalban, sa Antipolo, no, diyan sa ating mga kayamanan na dapat huwag pakikialaman dahil pag namali sila ng kanilang pagbungkal ng talagang puputok iyan at isa pa magkakaroon ng mga butas-butas na hindi naman nila binabalik ang butas. Mali po yan, maling-mali po. Kaya nga binabalaan ko kayo dahil iyan merong Koreano, merong Inchik, merong Hapon na sabi nila na nagkakalkal dyan sa Montalban, sa Antipolo, sa Cugio. No, hulihin niyo po yan, wala pong basbas iyan sa monarkiya. Bawat galaw ninyo ngayon, binabantayan kayo ng ating mga lolo, inkantado na nandyadyaan sa lahat ng bangker. Kaya nga ako'y nagpapasalamat sa ating mga kasama, sa ating mga lola, lolo, naghirap na kayo. Pero iyan ay masusuklian, magagantihan po iyan ng ating mga kinaupulan na siya ngayon ang nagbibigay sa inyo ng paraan para masolusyunan ang gutom na dinadanas natin bawat isa sa pagbantay ng kayamanan. Nandito po si Queen, nandito si King. Kailangan lang natin lagyan ng magandang sistema. Sundin po ang letter of instruction ni Apulakay. Yan lang ang masabi ko sa inyo. Ang kayamanan na iyan ay para sa lahat. This nation shall be revered as the greatest nation. Titingalaan tayo ng buong mundo dahil meron tayong kayamanan na wala sila. Kaya nga nagkaroon ng World War I, World War II, may paraan, may dahilan. Ngayon hindi na nila matuloy-tuloy ang COVID-19 bilang bioweapon, bilang kanilang ginawang World War III. Sana para lipulin tayo lahat. Pero nagkamali sila ng kinalaban. Matatag, malakas at masigasig si Queen Helen at si Raja Mamay para dipensahan ang bawat maliliit na taon natin. At iyan ay pinasasalamatan ko sa ating mga lolo. I am grateful to them na sila mismo ang nagbibigay ng lakas na iyan para labanan itong mga nagkukunwari, nagmi-misrepresent at nagsasabi na sila ang hari at reyna at may karapatan sa redemption process nila. Hindi na tayo nagre-redeem, tandaan ninyo. Tayo ay nagre-recover. Kailangan bawiin natin ang atin kasama kayong mga keepers. Kailangan intindihin ninyo mabuti. Hindi tayo nasa proseso na ng redemption. Nasa proseso tayo ng recovery system. Meron po tayong minister na naka-assign po dyan. Ang Ministry of Recovery ay na-install na po iyan. Lahat ng ahensya ng Imperyo ng Lupasog naka-install po iyan. Inaantabayanan lang natin makalabas ang ating budget para sa ating implementasyon sa proseso na kailangan natin para makita na ng buong mundo. Intay-kunti,
kung si Queen ay talagang nagtatrabaho nang walang humpay, dapat bigyan niyo rin ng konsiderasyon at huwag kayong maghari-harian at kayo pa mismo ang nagdidikta kung ano ang gawin ni King at ni Queen. Mali po yan. Antay kayo. You have to wait. Kasi kami nagtatrabaho. Kami nag-aantay ng ating kinakailangan. Kaya nga ako'y nagpapasalamat sa aking mga kapatiran. Ito ang gawa ng sangkatauhan. Hindi lamang para sa akin, para kay Raja, para sa pamilya, kundi para na sa buong mundo na nangangailangan. Magandang umaga po sa lahat ng naapi at inaapi. Ito ang pag-asa. Malaking pag-asa ang ating binibigay sa bawat isa. Hope becomes a reality because nandito si King and Queen para sa inyong lahat. Kaya nga, hindi ko napahabain ang aking pananalita sa ngayon. Babawi na lang tayo bukas dahil kailangan muna ni Queen ang isang bagay.